si Mama. Dito tayo sa farm and ayun. Kuha tayo ng dahon ng saging para sa paggawa ng binalay. So, yung binalay, lagi namin siyang ginagawa tuwing mahal na araw. Kasi, ewan ko, parang tradition yata dito sa amin yun. And, masarap siya. So, papakita ko kung paano siya gawin. Ayun, let's go. Ito na guys, yung mga nakuha namin sa farm. Konting papaya, yan. Saging. Pero ito talaga yung gagamitin natin later. Kulang to? Kulang to, no? Kulang pa yan, guys. Sandra and tea. Ito yung ating gagamitin later. Patani. Hi guys, so we are back and ayan, gagawa na tayo ng ating binalay. Ang tagal kasi ni Auntie Marisa kasi nagpainom daw siya ng bak. Every Holy Week ginagawa namin tong kakanina to. Bakit nga every Holy Week, Auntie? Ah, oo. Pero ayun, basta ginagawa namin siya dito sa Ilagan every Holy Week kasi wala lang. Pero ayun guys, gagawa tayo today. Papakita ko sa inyo kung paano siya gawin kasi masarap talaga siya. Masarap siyang ikape and meriendahin, kahit breakfast, mga ganyan. Meron siyang kapareha eh, yung Moriecos. Yung Moriecos naman guys, parang same din siya sa binalay. Although sa Moriecos, yung sauce niya nakalagay na sa loob nung kakanin. Ito namang binalay, naka-separate siya. Parang nandiyan yung kakanin, tapos lalagyan mo na lang siya ng sauce on top. And then, ayun, ganun mo siya ng kainin. So, mas hassle siya kainin sa Moriecos. So, ewan ko kung bakit gusto kong ituro sa inyo, guys. Kahit na mas hassle siya kainin, pero masarap. Isa siya sa delicacy na binabaon kapag kapupunta kami ng Manila, ganyan, pasalubong sa mga relatives namin doon, sa mga friends, ganyan, even sa workmates ko noon, ayun, yun yung mga dinadala ko noon. Napaka-init, sobrang init, as in, ayun, kabababa ko lang guys ha, pinagpapawisan na talaga ako. So, ayun, anong, gusto kong magpa-cute with my hair down, wow, hindi carry, ayun naman yung towel ko. Pero magtatali lang ako ng hair, and ayun, bababa ulit tayo. Sobrang init. Init na talaga. Pag malamig, nagre-reklamo, malamig. Pero hindi ako nagre-reklamo pag malamig. Parang mas trip ko ang malamig kaysa sa mainit. Yun lang, ang hirap lang kasi sa mga tanim, ganyan. Pagka paulan-ulan. Hindi yun, diba? Pero bababaan tayo ulit. Pinakita ko lang na nagtali ako ng buhok. Pero bababa tayo ulit. Madirim dito sa aking room. So, ayun. Sobrang init guys, as in! Sa iayos mo. Oh, electric fan ko niya. Hindi pwedeng basta ganun lang. Kailangan naka-away. Hindi pa na kami nagsisimula. Nagagalit na tong mentor namin. Mukhang bagsak tayo. Mukhang ano. Mamaya, bababa na yung master mentor. Galit ulit. Akin na. Kunti lang ako. Gibi! Nagugas ako guys. Ito, pakita ko sa iyo. Lagyan mo ng oil. Ay. Kunti lang. Kunti lang. Pagdikit lang. Sala. Ay, dito. Dito. Pag hindi daw ko, ay, naku. Hindi papakain sa amin. Itabi nyo itong mga ginawa ko, ah. Ayokong kainin itong ginawa ko. Thank you. Okay. Hindi ba dati square? Hindi, ha? Nagpupusan. Kayo pala desisyon.
Bye! Shaolin! Shaolin! Nawiwili na si Shaolin, guys, sa kanyang exposure. Shaolin! Yan ang aking aso na pinakagwapo. Years later. Steam na natin siya, guys. Ayan. Steam natin ng mahigi para hindi siya hilaw. Gawa na tayo ng sauce, guys. Ayan. Pinakuluan lang natin yung tagapulot. Tagapulot yung tawag sa kanya. Nabibili to sa palengke dito sa amin. Ewan ko lang kung meron sa Manila. Meron ba ito sa Manila? Ay, meron daw. Pero pinapakuluan lang siya sa water. Siya yung sa gata pala, sa gata. So mali, pinapakuluan lang natin siya sa gata hanggang matunaw. Ayan, siya yung magiging sauce. Ayan. Gawa din kami ng inatata, guys. Pero, guys, to ha, malagkit. Tapos, pero may ibang tawag sa kanya. Tawag sa kanya yung bala-bala. Ayan, mamaya, babalot din natin siya. So ayun, guys, hindi ko kinakaya yung init. Tapos yung trip namin ni Patit, kumain pa kami ng samyang. Pero anyway, i-update ko kayo, guys, bukas kung ano yung kakalabasan. Yun lang yung proseso nun, guys. Yun lang, mag-steam lang. Yun na din yung mismong sauce. So tinunaw lang natin siya. Hindi na tayo naglagay ng sugar kasi matamis na yun, guys. And ayun, ayun na talaga yung lasa niya. Very easy and very simple yet very delicious. So ayun, guys. Papakita ko sa inyo bukas yung finished product habang kinakain na natin. So ayun. Ang init, guys. Grabe. Hindi ko kinakaya. Tapos nag-crave kami ni Patit ng samyang kasi may papakita ko sa inyo. Meron kami. Nahanap namin yung lagi namin nakikita sa favorite na mga mukbangers namin. Ito! Yung pickled radish pa to. Basta yung yellow. Nahanap kami, so, yun, fill na fill namin. Eh, sobrang init, so, ay, nakakaloka. Anyway, ayun, update ko kayo bukas. Sarap. Magkakape na ako, guys. Bye!